Paano makakuha ng postal ID? Or ito yung ID na pwede po nating makuha sa post office. Ang postal ID po ay isang valid government ID. At isa na rin po siya na pwedeng maging primary ID sa pagkuha ng passport. Okay, so maganda po na meron din tayong postal ID. Ngayon, ano po yung mga requirements para makakuha nito? Number one po, kailangan natin syempre ng birth certificate na galing po sa PSA. Dati po ay NSO po ito, no? So ngayon PSA na. Yun po ang kailangan nila. Ngayon, dun po sa mga case na matanda na or yung mga senior citizens, halimbawa, baka wala po silang birth certificate, ano? Pwede daw po yung 2 valid IDs. Yun na lang po ang ipresent nila kung wala silang birth certificate. Okay? Ang next pong requirement ay barangay clearance. Siyempre, kung saan po yung address mo na nasasakop na barangay, dun ka po hihingi ng barangay clearance. Hindi pwede pong kung saan-saan barangay. If ever naman po, wala kang barangay clearance, pwede naman daw po yung utility bills. Yung Meralco, Manila Water, ganyan na billing statement. As long as, kailangan na nakapangalan po sa doon sa nag-a-apply ng postal ID at talagang yun po yung address na gagamitin, no? So, kung ano yung gagamitin mong address sa postal ID, dapat yun din ang nakalagay doon sa utility bills. Next naman po, if married, syempre, kailangan din po ng marriage contract. Okay? Ngayon, may bayad po ba? Meron po. Meron po kayong babayaran na 504. Pero, kung gusto mo po ng rush, o syempre, mas madali, 650 daw po. Ito po, kasama na po dito yung i-deliver sa'yo sa bahay yung postal ID mo. Kaya may fee po na ganito. Medyo malaki po. 504 na. Sa ngayon daw po, ang Manila, Makati, Quezon City, Valenzuela, yan po ay one day lang. No? One day lang po ay mapaprocess na po yung postal ID mo. So, doon po sa apat na nabanggit ko, ha? Manila, Makati, Quezon City, at Valenzuela. Ngayon po, ito pong information po, gusto ko pong mabigay ng credit sa napakabait ko pong friend na nagwo-work siya sa post office. Siya po ay si Ampi Salvador. So, thank you, Miss Ampi Salvador. Very accommodating po siya. Talagang bilis-bilis niya pong sumagot at mag-reply. So, maraming pong salamat sa information. And I'm very sure na marami pong matutulungan, no, sa information na isi-share ko po ngayon. Okay. Doon po kasi sa Angono, Rizal, 1 to 3 weeks daw po ang processing ng pagkuha ng postal ID kasi wala po silang data capturing center doon. No? Yun po yung kung saan ka mapipicturean ka agad at ma-encode yung details mo, yung mga information mo. Wala daw po silang ganun na facility. Yung kagaya po sa mga LTO, di ba, kukuhanan po tayo ng picture kaagad-agad. Ganun. So, makukuha mo na kaagad yung ID mo. So, sa Angono po, wala po silang ganun. Pero sa Rizal po, ang meron pong data capturing center ay Kainta, sa Maytaytay, Antipolo, at saka po sa Binangonan. So, kung doon po kayo pupunta, meron po sila doon. No? Okay, pero hindi mo pa makukuha kaagad, no, yung ID mo. Unlike po dun sa Manila, Makati, Quezon City, Valenzuela, one day lang makukuha mo na. Pero dito po sa nabanggit kong merong data capturing center, makukuha nang kapag po ng picture, pero i-email pa po nila yung data mo doon sa pinaka-main. Kaya hindi mo pa makukuha. Parang one day, mapaprocess mo, mabibigay mo yung mga requirements mo, ganyan, yung bayad mo. And then, ipapadala na lang po, i-deliver na lang doon sa address, mailing address na nilagay mo po doon sa pag-apply mo ng ID. Okay? Bukod po doon sa mga requirements na yun, nadadalin mo, syempre, mag-fill up ka pa rin po ng form. No? Yung may form po sila doon para application form pag-apply po ng postal ID. Okay? Ito pong postal ID ay 3 years ang validity.
Kapag so after 3 years expired na po yung ID, so you need to get a new one. Ngayon pagdating naman po sa renewal, ano po yung mga requirements? Ang kailangan lang po is yung old nyo pong PVC. Yung PVC, yung plastic na po na ano, na postal ID, yun. So yun lang po ang ipepresent mo. Syempre yung bayad mo, yung old nyo po na postal ID kung wala po kayong babaguhin, no, wala kayong i-update sa information nyo, same pa rin yung name nyo, no, hindi pa kayo nag-asawa, ganun, or basta hindi pa nagbago yung name mo, hindi pa nagbago yung address mo, ganun, yung mga information mo hindi pa nagbago. Pero if ever na married ka na, so mababago yung name mo, kaya kailangan mo ng marriage contract. So yung sa renewal po, so kailangan mo yung surrender mo yung old postal ID mo and additional yung marriage contract. If ever naman po yung address mo ang nagbago, kailangan mong mag-present yung old ID mo na postal ID and yun pong barangay clearance. Okay po. So yun ang mga requirements at kung magkano ang magagastos. Ito po ay sa Angono Rizal, ha, yung information na sinabi ko po. Kung may pagbabago man sa ibang lugar, siguro minimal lang yun. I mean, hindi ganun talaga magbabago yung requirements nila. Okay, so at least meron po tayong idea. Maganda rin po na meron po tayong postal ID para isang primary ID po siya, government, valid government ID. Okay, salamat sa inyong panonood and I hope nakatulong po sa inyo ang information natin. God bless us.